Mabuti at napagdesisyonan mong tiisin ang kuya mo. Hindi kasi siya matututo kapag sinasalo mo ng sinasalo. Alam ko po yun. Kasalanan ko rin naman po kung bakit siya nagkaganon eh. Huwag isisiin ang sarili mo. Pero siyempre, mahal mo ang kapatid mo. At pag mahal mo, dapat... I know. Tough love. Hayaan ko siya na matuto. Alam mo, anak, hindi rin madali para sa akin na pagalitan ng gano'n ang kuya mo. Pero pareho nating gusto na magtino siya, di ba? Inno. Sasaktan ako makita na nagkakaganito kayo ng kuya mo. Pag gusto kong maniwala na hindi ako nagkulang ng paalala kay kuya. I know. Pero ayun yung makinig eh. Ayun yung maniwala na lulukuhin lang siya ng babae niyo. Hayaan mong kuya mo. Sa pagkakamali, doon tayo naliliwanagan. Doon tayo natututo. Kung masaktan ang kuya mo, so be it. Nga pala, kuya mo, nag-aaway pa rin ba kayo? Normal naman ho yan eh. Pero ang importante ho, alam mo namin, that we're family. Nag-aalala lang talaga ako sa kuya mo minsan eh. Sa amin. We're adults. Kahit ano pang gawin namin sa buhay namin, it's on us. Alam ko, but still, I want the both of you to remain good men. Humarap man kayo sa ibang pagsubok, matas man ang inyong pagkatao, maasa pa rin ako na kayo ng kuya mo. We choose to be good people. Sa akin sa farm. Masaya doon. Tahimik. Peaceful. Kailangan akong kumpanya eh. Ni Lola. Ni Mama. Ni Kuya. Well, I see that you're doing a good job in being the man of the house. I'm sorry. Hindi niyo kasalanan pa. Kasalanan ko. Nang dahil sa nangyari sa relasyon namin ng mama ninyo, pati pero ikaw pinag-iinitan niya. Unbelievable! You have no consequences kaya hindi ka nagtatanda. I want you to pack your things at sasama ka sa akin sa farm. Doon magtatrabaho ka. Gigising ka ng maaga. Walang cellphone, walang kotse, walang kahit ano! Tell me you're not serious. I am. Oh, come on. Is this just about the car? Andiyan na, di ba, ma? Ano pa problema? This is not about your stupid car. This is about you, Oliver! At tinatanong mo kung anong problema? Ikaw! Ikaw ang problema! Okay, I'm done here. Huwag kang bastos! Hernan, pumasok kaya muna. Hindi, dito na muna ako. I'm just waiting for someone. I did not invite you here. Si Rebecca nag-invite sa akin dito. And I heard na tinulungan mo siya to organize this event. I did not just help her. I worked for this. Nice. Of course. Okay lang naman ang walang blip sa akin. Kuya mo na mag-ingat. Pero hindi siya nakikinig. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya.
Pag inaalalayan mo, iniisip niya na sinasakal mo siya. Why can't he be more like you? Kung paano mo harapin ang pagsubok? Kung paano mo ipaglaban si Eva even if it means losing everything that you have? Baka kasi magkaiba kami ni Kuya. I know. Kaya siguro ganito ako sa kanya. Dahil natatakot ako na magaya siya sa akin. Na kung kailan huli na, tsaka matutumanindigan. Paano kung hindi ako pumayag? E paano kung sabihin ko wala akong pake sa opinion mo? Bastos ka! You're just a dead man speaking nonsense to my face! Oliver! Hernan! Dead man! Ah! Oliver. Alam ko marami akong pagkakamali sa'yo. Alam ko naging masyado akong mahigpit sa'yo. Masyadong mataas ang expectations ko sa'yo. Pero Oliver, ginawa ko lang yun dahil gusto ko na maging maganda ang buhay mo. You made me feel so bad about myself. And I'm sorry for making you feel that way. Yung gusto ko lang is for you to come home. Sa pamilya mo. Oli, mahal na mahal kita. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Kuya, please. Kahit ngayon lang. Ngayon at kailanman, sumpa ko.